Iyan pong bagay na yan, I think, is hindi pa po sinasakop ngayon. Kasi po, ang sinasakop is yung revocation. Ayaw naman po namin pag-usapan yan kasi maliwanag ang sinabi ni Senate President na ipipresenta pa at baka ipresenta po namin ay huwag namin i-discuss sa publiko. Mas yung sources of payment, the loan plan, sources? Makikita po natin yan in due time kasi yung pinag-uusapan mo lang po ngayon is yung revocation. Mahirap pong pangunahan natin sila sa mga panahon ito. This is Irene from ICTV and Now Plan. Natatanong ko lang, since 2003, na-revoke po yung may revocation. So, ano po yung 11 million in 2003 na minention? 11 million 2004, 8 million in 2005. What were those? And 5 million in 2008. What were those? That's the reflection ng liabilities. Kaya makikita nyo, 2004, ganun pa rin kalaki yung utang, tapos makikita mo ang paliit ng paliit ito sa mga salin kasi nga, unti-unti nilang pinabayaran yung utang. Kaya makikita nyo po parang diminishing, taon-taon pinakikita at pinapatotohanan sa salin na lumiliit at pinabayaran ng pagkakautang. Ganun po yun. So, anong posisyon? Sir, good afternoon. Sir, ng DCME. Sir, ano yung what time, what year naging presidente ng Pasag-Grote si Mrs. Corona? I understand, officer siya ng that corporation. Ayan po ay dapat tingnan natin. Ayoko namin na pangunahan kasi may documentary evidence po yan eh. Kung kami magsasalita, ay sasabihin na the document is the best evidence. So, baka naman kami ma-objectan. Siguro, alam naman ninyo yung galing yun. Hintayin natin kung pagpresenta nila. Kasi nandun pa po yun eh. Baka ipresenta nila mamaya eh. Baka po lumabas, ayaw naman namin pangunahan. Kasi yun yung parang gusto na rin establish na hindi lumalabas ang pangalan ni Mrs. Corona sa corporation na yun. Opo. So, nasa sa kanila po yun, eh, hindi naman po nga po nila tinanong yung bagay ngayon. Ayaw naman namin pangunahan, nasagutin namin yung hindi sinagot ng testigo sa loob. Gusto palabasin ng prosecution, patay na yung kumpanya. Pero nakapagpautang, pero hindi na sa trial kanina lumalabas na nakapag-ano pa ito ng function na nakapagpautang. Ibig sabihin, may question mark pa doon sa issue kung patay o buhay pa. Ito yung naging issue to kasi nga yung kanilang testigo parang hindi niya nasagot na maayos yung diferensya ng revocation at dissolution. At yung mga senator judges natin kasama si Senate President Enrile ng mga abogado, alam nila from Section 122 ng Corporation Code na nakalagay doon very clearly ang revocation ay iba sa dissolution na pagka na-revoke ang iyong license, hindi pwedeng makuha, ma-dissolve ang kumpanya without notice and hearing. So, kaya nga, dalawang proseso yan. Mismo mga stockholders ang mag-dissolve o may co-warranto proceeding. Kaya, dahil dyan, nagkaroon na issue kung meron bang na-dissolve ba o na-revoke lang yung license. At yung significance kasi niyan, kahit na na-revoke ang license mo, ang mga korporasyon pwede pa rin gumawa ng mga activities katulad ng, yan, isang halimbawa, pagpapautang, mismo si Senador Pia Cayetano sinabi sa kanyang experience as a lawyer na may mga kliyente siya dati na kahit revoke na ang license, hindi nila ang revoke ng license nila, patuloy pa rin gumagawa ng mga business activities. Yes, Eddie Bakugan of Educators Magazine. Question lang dito, I understand, according to the SEC officer, yung witness ngayon, that the BASA were given up to 2010 to revive the revocation. No? Did the BASA corporation find the notice of revival? Ang pagkakaalam mo namin, hindi naman na-revive yan. Ano po? Kasi ang binibigyan, papaliwanag ko lang po, yan ang mismo binasa ni Senator Lacson eh. Binasa niya yan, Sir Glam. Ebidensya po yan ng prosecution. Sinabi na yung mga na-revoke ng 2003 ay binigyan po ng pagkakataon hanggang 2010. Therefore po, gaya nga ni sinabi ni Senator Langgara, na ang revocation ay hindi po ito iba sa liquidation.
meron po mga chance o may mga pagkakataon na yung mga kumpanya hindi na lang revoke na yung lisensya nila, pero patunay po sila, patuloy po sila nag-ooperate. Tandaan nyo po, 7 taon po yun, di po ba? Hindi na pwede pong nakapagpautang at pwede pong tumanggap ng bayad. So yun po ang sitwasyon nun. So lumalabas po na kahit nag-revive o hindi, magiging immaterial kasi po 2010 tapos na po eh yung utang at pagbabayad. Legal until yung 3 years na revoke ba yun habang nag-operate? Is that legal or not? Ang alam ko, under the corporation code, they can be subject to fines and penalties. Okay. Tama po kayo observation kanina ni Senator Judge Arroyo na hindi pala sigurado yung prosecution kung patay na o buhay pa yung kumpanya. Yan po, sagutin natin ganito. Ano? Yan po again is observation ni Senator Arroyo. Alam niyo naman po, ay ito'y patuloy araw-araw na kaso. Ano? Yan ang observation nila, hindi nangangahulugan o observation po ng lahat. Pero siyempre po kami ay nakikinig lamang. At patutunayan namin sa tingin namin dapat natakbo ng kaso. That is the personal observation of a senator judge. Opo. Anong observation? Another topic. Sir, nag-galit niya na si Yusek Esquerra din sa patuloy na sinasabi niya violation ng prosecution sa order ng Senate not to discuss the merits of his case sa media. Kasi mas may sinasabi ko siya na may mga news item sa ibang news website na si Attorney Mon? Yes. Alam nyo, siguro observation, hindi ko alam yan, nabanggit ko lang sa akin, Marlon, ano? Pero I would say maybe concern, just a point of concern. Hindi naman siguro galit. Kahit kami, may concern kami, di ba? Inihinga namin sa inyo, sana hindi ganito, sana hindi ganyan. Baka yung kasama namin ay may concern lamang na sana umaasa na yung mga ebidensya ay hindi inilalatag sa publiko. Sana na lang sa impeachment trial. So I don't think na magagalit si Attorney Mon doon. Baka lang medyo siguro concern or baka may konting frustration din kung mapasok siya. Kasi mahirap po ang lagay namin eh. Lagay namin yan. Wala ba kayong pang pinabalak na formal na hingin sa impeachment court na content yung prosecution pa? Alam namin na isang remedyo to na bukas sa amin, pero hindi pa namin to nadedesisyonan at hindi pa rin namin napapag-usapan. Kasi ngayon, we're very busy concentrating sa paghahanda sa trial, tsaka very busy dun sa mga merits ng kaso. Pati umaasa rin po kami dahil umaalala ninyo, 2 beses na sila na kaming pinalalahanan ng ating Senate President. Yung unang araw, pati parang Thursday last week, sabi ng Senate President, be very cautious, the parties be very cautious in discussing the details and the evidence in public. Naniniwala naman po kami na tutugunan nila dito at susundin po nila. Baka moments, minsan lang, na-excite sila. Lahat pumunta, kahit naman kami minsan siguro, na-excite pag natutuwa. So, tingnan natin, umaasa po kami na susundin nila, tutok din nila yung patakaran ng impeachment trial. Okay? Hello, sir, last. Pa-clarify lang, sir, kasi yung may dalawang deadline na binabanggit kanina for a corporation. There's a 3-year deadline to file a petition. Tapos may binanggit pa na deadline until 2010. Pa-clarify lang po namin, ano yung kaibahan nito ng dalawang yung 3-year deadline, yan yung makikita mo sa loob ng corporation code na pagka na-revoke ka yung license or pagka meron ka nagawa na basis for revocation of license, meron kang 3 years para mag-dissolve and mag-wind up. So, yan yung dissolution and winding up. Ibig sabihin, pwede ka pa rin patuloy na mag-exist at mag-gumawa ng mga activities as a corporation. Kasi nga, isa sa mga tanong dito, on a practical standpoint, paano yung mga sweldo ng mga empleyado mo? Paano yung mga utang mo sa mga creditors? So, yan yung mga binibigyan yung pagkakataon na mag-function pa yung corporation until maayos yung lahat ng kanyang business. Kaya ito rin isang malaking basihan kung bakit magkaiba ang revocation ng license sa dissolution. Kasi buhay pa yung corporation eh upon revocation. Kaya nga sa batas mismo, meron kang 3 years to wind up. At hindi nangangahulugan na porque na-revoke na yung license mo, wala ka nang pwedeng gawin as a corporation. Yung 10 years naman, yan yung initial mismo ng SEC as a circular. Base doon sa mga napigyan nila ng mga notice of revocation in 2003. Bale, in the exercise of their administrative powers, binigyan nila hanggang 2010 na mag-file ng petition for revival itong mga korporasyon na ito.
Okay, sandali lang po, karagdagan. Kaya makikalala nyo yung sinabi rin kanina, sinabi yung sa period na yan, ano, tinanong ni Senate President, yung listigo, sabi niya, may karapatan ba kayo na gumawa ng ibang effectivity nito na meron namang batas on the matter? Yun nga yung tinanong, medyo matagal si Senate President doon, sabi niya, sandali, ang liwanag dito sa batas, ha? Bakit sinasabi niyo pag-revoke? Tapos na, final na. Sabi niya, dissolve na yan. Bakit yung sinabi yan? Ano ang basihan ninyo? Di ba tinanong yan ni Senate President? Ano naging basihan ninyo? May basihan ba kayo sa batas? Yun na rin ang nagtulak sa ating Senate President. Anong sabihin? Mag-file naman kayo ng memorandum? Pwede ba mag-file ng SEC ng memorandum para makatulong sa amin? Para maintindihan? Kasi parang may batas, tapos gumagawa rin sila ng mga regulasyon. At circular, ang responder. So, maganda yung katanungan ng ating Senate President po to. Last na po, yung let's say may nangyaring pagpapautang ng 11 million, sa interpretation ba ng depensa, would that count as part of the liquidation process? Ito isang bagay na kailangan pag-usapan siguro dun na sa pag-release kung kinakailangan. Kasi hindi pa natin na-delay, di ba? What I mean is hindi pa na-establish ng prosecution kung ano yung participasyon ni Mrs. Corona doon sa korporasyon. Kasi kung stockholder ka, lalo na kung ikaw na lang yung natitira, pag nag-liquidate yung kumpanya, walang ibang pupuntahan niya, lalo na kung wala kayong existing creditors. Walang ibang pupuntahan yung assets nyo o yung mga perang natitira kung hindi doon sa natitirang mga stockholders. So isang bagay yan na kailangan talakayan. Pero siguro, dapat tayong maligaw doon sa issue. Ng issue dito ay yung SALED at yung pagtamang pagdideklara ng mga ari-arian, at saka ito yung liabilities nung sa SALED. May tanong pa po ba? Okay, thank you. Okay, maraming salamat po.